sa wala pa magtabang ang CIDI VOCA kaniadto, adako kay kalainan kay naamami kakawan, pero ang amo ang ginabuhat magbulad mi sa kaning dryer, trapa lang sa ang ginagamit. Mas nalisdan mangud mi kay daghan mo kay may mga trabahoon. Pag mag-ulan, magkabuang jud mi og panghipos. Nya pag mag-init na pod mo ihikya na pod. Ginana ko akong bana nga sige nga. May pa di nga magpalit lang ta adto kay mura og kanang komportable pa to nya basin og maka nakabuhat po tag fermented boxes nga pang permit na pod kay mas mahal man kun to ang ilahang kanang baligya. Tungod sa CoCoPal nga ang halin sila nagapalit sa amua og sidnat, ang halin adto nga sidnat ako ang ilahang gipalit sa kuha, gipatukod ako og UV dryer. Naka buhat to big fermented boxes nya, mas dali ra ang mapagulad karon sa kakao kay dili naman siya mabasa sa ulan, dili na po siya maitom, mas okay na po niya ang presyo, mas taas ang iyang presyo. Nagsugod ko atong 1978 pa sa akong kakawan dito sa Mayaon Aslom, sa sakop sa Monte Vista. Ang ako lang ato nga, tanom lang kakao, mabunga siya, maka-harvest ko, maka-kwarta. Ito'y ako ang kuan, panglantaw atong sa una. Ang kuan, kanang pagtudlo, unsaon pag-atiman sa kakao, niya, kuan, mga pinansing pod, itagaan po ko nila. Kamauna ko mo atiman, unsaon pag-pruning, unsaon unsay ang sakit, anak, nga, kuan, unsay abuno, abunuhan yun ang kakao para mabunga. Imbis mubuylo na karon, gibagyo man atong kuan, gibagyo man atong December, di, na ubos na po ang akong income. Kaya nasugod naman po noon sa unog at iman. Pag human sa bagyo, lusno jud ko kaayo, kay tanaw gud sa patanan nga tanom, wala gini mga dahon, mura gud siya nga laya. O muna nga, naguol jud ko kaayo ato, kay abi na akong mahurot nagkamatay akong kakaw. Ni anhi ang taga CoCoPal dayon ila kong gitabangan, tagaan ko nila og seedling, gitagaan ko nila og kanang sana abono o katong spray sa ining sagbot o medisina nga kanang pag-spray sa kuan chemical. Ay nalipay jud ko kaayo sa ilang tabang, dako kay gikatabang sila sa akong kinabuhi gyud, kay kung wala patingali sila tiging luoyas kung kinabuhi. Nag-inasara ragod ko. Nag-inasara ako sa kinabuhi. Di wala pa yung tabang nako, pero tiging luoyan ako. Sa unang panahon, nga wapag ko maka-adapt o mga teknolohiya nga bago nga mga pagpanguma. Wag yun, kining akong farm. Kuan yun eh, sa labing ubos yun nga ma-income na ko sa una, sa wala pa ko magamit o bagong mga teknolohiya. 90 ra na siya, pinakataas ang akong abot. Sukad nga nagamit ko o organic fertilizer, nakita na ko ang kalainan sa akong klase sa akong farm kay sa una. Marag acidic ng labas ato kay sa una, wala may limit ang pag-apply sa abono kay gusto lagi tanga guwapo tanawon bangga, pero ang problema lagi gamay ra kayo production. Una na akong pag apply sa mga teknolohiya, nakita na ko nga dako gyud kausaban kay ani kalit lang to nga ni dako gyud akong abot kay hybrid to, pero meron akong gikuan similya, kuha na ko ato mga 200 plus ang production niya itong panahon na. Tumuto nga, naghat ko nga ako yung kanunayon sa paggamit niya, pag-apply
o mga bagong yun nga mga teknolohiya kama sa paggamit o organic fertilizer, pagsunod sa soil analyze. So, dako yun o kausaban o hangtod karon. Dako kayo kagpasalamat sa ACDI VOCA tungod kay naghatag sila o support. Itagaan ko nila o free nga seeds man to o itagaan ko nila o kanang fertilizer o mga chemicals po. Ano. Gani, sukad nga ang ACDI VOCA na mugna, nakatanong mong yung kakao. O na katanong po kung napagkoy lubi. So, nakita na ako nga. Additional ba nga income po sa akong pagkuma. Gani, nakita na ninyo, nagbunga na. So, usan naka nakatabang po nga murag additional income po na ako karon. At first, no, nung wala pa ACDI VOCA, wala, hindi ako interesado about cacao. Wala siyang space para sa akin, no, kasi nakita ko kasi ang pagbagsak ng kan ng cacao industry. Before, ang focus ko lang is about coconut and other fruit trees. Through sa CoCoPal, no, ACDI VOCA, nalaman ko na malaki pala ang demand sa abroad, no? So I got interested, then nakatanim na ako ng cacao sa ngayon. Malaki talaga ang naitulong, malaki ang pagbabago. First sa aking sarili, na-equip ako through the programs, marami kong nalaman, no, about cacao production, about financial management. Then nakadagdag din ang income ko ang nursery sa cacao. So nakita ko ang kwan, ang malaking pagbabago, no, ang aming dito sa aming barangay. Dumami talaga ang kwan, naging interesado, nakatanim ng cacao, not only cacao, even sa pag-replant ng coconut, kasi nakita nila ang naging pag-asenso ko sa pagtatanim ng nyog. Then hindi lang dito sa aming barangay, sa mga katabing barangay, marami talaga nagbibisita dito at tumitingin sila, nag-i-inquire about cacao, about paano ang pag-alaga ng cacao. Gusto kong magpasalamat sa ACDI VOCA, sa CoCoPal project, ano, at siyempre doon sa USDA na ating partner, no. Because of the program, personally nakita ko ang naging malaking pagbabago, no. Natulungan ako at naging nag-serve ako as inspiration, hindi lang dito sa aming barangay, but throughout the kanba doon sa aming distrito, hindi lang sa distrito, dahil yung ibang mga taga-region napunta sila dito, then na-kwan sila, na-impress sila na maganda pala yung merong ganitong programa. Kaya masasabi ko sana hindi lang dito magpatuloy ang programa natin sa iba pang mga probinsya, sa ibang mga lugar dito sa buong bansa, para naman umasenso at ma-experience ng ating mga kapares na kung magsasaka ang kagandahan ng programang ito. Actually, nagsugod ko lang uguan, mga 1,000 kabags. Di ako nag-start. And then, nain nag-approach ako kung interesado ba ko nga magtuon bayan sa unsang pagsidling sa cacao. So ni saka ko 3,000 and then himo ko 5,000. Then pag sulod sa CoCoPal ni abot ko og mga 20,000 dayon, then 50,000. Nambiran jud nga nahatag sa ko na tabang kaning nursery. Kay dako mga indig kantidad, siguro maabot og mga 300,000. And then napo sila gitabang kanini ang Bermi composting facilities o training center o kanang pagtudlo sa mua, siguro mao na pinaka-importante nga ang teknolohiya sa CoCoPal. Kaysa o namang god dili imong inaaning amuang pamaagi, basta lang magkuha mi giyota, ibutang sa bag tanuman. So dili siya
kabaguhan nga teknolohiya ba? Sukad sa CoCoPal, simpe gitudloan mi sa mga bagong teknolohiya, gi-apply na mo dayon pa sa nang potting mix, nana control sa pest and disease. So dako kayo og kabaguhan, i-compare nimo sa katong dati na mo nga mga pamaagi sa paghimo. Gitagaan mi og seedling bags nga mga 100,000 to kabuok. And then diha mi nakakuha, nakasugod og expand. Mo nang niabot na mi og 50,000 and then 100,000 na karon. Ang ako lang masulti no, daghagdaghan jud kayong salamat no sa CoCoPal. Labi na nga dili lang sa nursery nga pamaagi kundi dili sa mga farmer mga kay gitudloan mi sa CoCoPal. Ang kami po ng mga farmer nagtudlo pod mi sa amo ang mga kauban diri sa among area. Daghan kay mga kuan diri mga nagtanom og kakaw nga sa una wa jud kalibutan. Kung unsa ang pagtanom, bisig sa mga lubi, sa basakan. Pero karon sa tinuod lang daghan kay silang nabalaan niya improve pod ang ilang mga tanom. Lagan sa mga kilid-kilid karon diri makita ninyo. Gwapo ang ilang mga kakaw. From the very start when we started our business, Active VOCA has been there. And before, there were only around 2 exporters of cacao, that is including Chocolate de San Isidro already. And now, after I think 4 years, there are already a lot of players. And this is a very good indication that the industry is growing. More people look at cacao as a very viable business. And this would be very beneficial for our farmers. Now, more than the projects that we have started in San Isidro, like we were recipients of some trainings, our certification to Rainforest Alliance, the post-harvest facilities that we have, where we partnered with the organization. Yeah, I think the most important thing is the ability of the organization to partner with the private sector and the business community as well as the farmers. It is not only the grants that we receive that are important, but creating a business enabling environment and spurring economic activities, especially in the countryside. So I think that in a nutshell is really the essence of industry clustering or the approach to the value chain in cacao. And there are very significant results in this, especially in international trading, where we think that right now, especially these days, Chocolate de San Isidro is more confident in making its presence felt in the international market. And we're proud to say that with the help of the USDA, ACDI VOCA, through the CoCoPal project, that we have become stronger in terms as an organization. And also, more importantly, they have given very significant contributions to the industry as well, especially the formation of the Cacao Industry Development Association of Mindanao. And all these, all the approaches that ACDI VOCA has given us or has offered to the industry is actually the right approach to developing small farmer holders and the organizations that we represent. So thank you, and more power to the USDA, ACDI VOCA, and the CoCoPal project. Rest assured, even if they're not here anymore, the industry will still be going because of the renewed spurring of the industry here in Mindanao and in the Philippines.